What is up, Boleros Nation? Project over na nga ba para sa Magnolia? Boleros Nation, isa sa perennial contenders ay ang Magnolia Chicken Templados. Ngunit subalit natapwat, tila nga ba sa kanilang kampanya lagi silang kinakapos. Solido naman ang kanilang lineup, ngunit parang kulang na nga ang big man. Sapagkat maliban kay Ian Sanggalang, isa na lang kanilang pure center. Ito ay ang aging veteran na si Rafi Ribes. Kaya nga ba tila lagi silang naghahanap ng big man for the future? And enter the project, James Lapu. Ang 6'10 Phil-Australian, one and done player ng Lasal, ay drafted ng 2021 PBA draft number 8 pick ng Terra Firma G. At sa Terra Firma, kitang-kita na very raw ang skills ni James Lapwood sa offensive end. Ngunit malaki ang potential nito sa defensive end. Kaya nga, in a true Terra Firma G fashion, tindrade nila si James Lapwood papunta sa Magnolia. Pagdating sa Magnolia, tila nga ba mabagal ang development nito sapagkat maliban sa injuries, limited minutes lang ang nilalaro nito para sa Magnolia at nag-average lamang siya ng 2 points. Alam naman natin na hindi na bata ang main guns ng Magnolia gaya nila Calvin Abueva, Mark Barroca at Paul Lee. At hindi na nila makihintay ang development pa ni James Lapwood. Kumbaga, hindi na akma sa timeline ng team. Disclaimer, Boleros Nation, magbibigay ako ng aking personal opinion. Dapat nga sigurong i-trade na si James Lapwood. At magandang kunin nila ay si Mo Tau Tua, isa na ring PBA veteran na makakapag-contribute sa koponan. Dapat makahanap ang Magnolia ng big man na makakakontribute sa team nila now, hindi para sa future. At Boleros Nation, mag-iiwan ako sa inyo ng isang katanungan. Tingin nyo ba, dapat na bang i-trade si James Lapwood at project over na nga ba para sa Magnolia? Please leave a comment on the comment section below. At kung nagustuhan niyo ang content ko na to, please don't forget to hit the like at mag-subscribe. Hit niyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. And Boleros Nation, I'm out. Peace out.